Okay, so good afternoon. Dito tayo mag-start sa mga lettuce natin na nakatanim sa soil. So, hapon na ngayon, 2:30 PM. Mula kahapon, ngayon lang ulit ako bumalik. Malamang didiligan ko muna yan. Tubig lang, walang water nutrients. Pero tas ito naman, so far, so good. Yan, ito. Yan. Hindi ko naman sila kailangan refillan pa. So, mga 1 week na siguro silang ganyan. Pero mukhang lumalaki naman. Pero makikita natin sa susunod pang mga araw. So, yan. Ibang nakatanim sa soil. Yan, nakatanim sa water nutrients natin. Tingnan natin iba. So, ito mga 2 days ago ko yata ito na-refill. So, after 1 or 2 days, i-refill ulit natin. Pero ang taas na nila, oh, mapansin nyo, pataas sila ng pataas. Tapos ito, malamang iba, ititigil na natin dyan. Pero maganda yung tubo nun, no? Ano ba yun? Dill? Dill yata itong herb na to, yan. Nakatanim siya sa water solution. Tapos ito naman, nakatanim lang sa lupa. Yan, may maliit silang container na lupa. So, dito, all goods naman. Ayan, yung isa na yun, deads na, yung sweet basil natin dyan. Then, dito naman, na naman masyadong ganap. Ayan. So, ito, malamang putol tayo ng isang sanga dito, tas kuha ulit tayo ng buto. Ayan. Tas medyo malaki na rin yung bunga doon ng bell pepper. Pero try natin pahinugin yung maging kulay pula siya. Tapos, ito naman, kulang ko nang gagawin ko dito eh. Kasi, meron na rin tayong ano, tawag dito, indoor nursery. May indoor nursery na rin naman tayo. Pero baka itanim pa rin natin yan kasi sa baba, nagtatanim na rin ako sa paso. So, sa soil na siya. So, possible itong mga petchay, yan yung gamitin ko diretso sa soil. Kasi meron na tayo sa baba na romaine, olmeti, na lettuce, tapos mustasa, sweet basil, Thai basil, tapos petchay na lang siguro ang kulang natin na nandun sa paso. Para may setup din tayo na nasa paso. Okay, so yan. Ito hindi ko man tatanggal. Ang ilalagay natin dyan ay yung talong na nandun. Ayusin ko lang siguro. So pasok naman tayo dito. Ayun, kung mapansin nyo, Laguna, di ba? So, may point talaga na bibilis yung paglaki nila. Ayun, lalo na yung mustasa. Ang sarap po. Siguro February, harvest natin yan. Ayan, mga nandyan. Open lang natin to. Okay. So, mukhang ito, mabubuhay naman. Medyo mabagal lang kasi nga, naubusan siya ng dahon. Minukbang siya eh. So, tingnan natin to. Hindi masyado makita. Masyado against the light. Pero, mga ganyan yung bawas. So, siguro bukas. Bukas magre-refill tayo. Ayan, bukas magre-refill tayo dyan. Ayan, mapansin nyo naman, lumalaki naman sila, di ba? Hindi nga lang siguro kasing ganda ng mga nakikita nyo sa iba. Pero darating din tayo doon. Hinay-hinay lang. Ito nga pala o. Bulaklak ng Thai basil. Medyo purple siya. Tapos ito naman yung lemon basil na bulaklak kulay puti. Yung dito. Hindi ko matandaan yung tsura ng ano yan. Bulaklak yan. Ito naman eh. May mga nasisira na o. Hindi ko pa kasi nata-transfer eh. So, nasira na sila. Pero bala ko na rin talagang hindi na i-continue itong lemon basil. Although mabango yung amoy niya, medyo hindi siguro magaling magpatubo niyan. Or hindi lang siya adapted dito sa location ko. Pero nakakapagpatubo naman tayo, pero hindi ko lang gusto yung tubo niya. Gets nyo? Yan. So, ito naman Thai basil. Tingnan natin kung may nag-ugat. Nakilang araw na ba to? Yun yung problema ko, hindi ko nalagyan kung ilang araw. Pero yun o, nagugat to. Siguro mga 4 days, 5 days, ganun.
So nagugat na siya. Hindi naman lahat may ugat na siguro, pero hindi na mo lang natin. Hindi na muna natin sila papakalaman. So ito lumalaki na rin, oh. So ito lumaki na, ibig sabihin okay na 'yan, established na 'yan. Ang tagal na 'yan diyan, eh. Gagalit na nga 'yan sa akin, eh. So 'yun, okay naman diyan. Wala masyadong problema. Ito hindi ko na nadiligan. Tagal na nito, so dispose na natin 'yan. Usually yung mga nabubulok na mga halaman ko, diretso compost na natin 'yan. Yung mga hindi na natin mapakinabangan, pinabalik natin sa compost para mapakinabangan ulit. Ito naman, ito yung iniisip ko mamumunga, pero mukhang hindi naman siya mamumunga. So pagtagal-tagal, magti-trim-trim din tayo dyan kasi lalagpas na siya dun sa screen natin. So, makita mo itong mga romaine lettuce natin. Oh, masarap yan. Although, hindi sila kumakain yan dito. Ako lang. Siguro, ibigay natin yung iba sa kakilala natin. So, ito. Yan yung ilalagay natin sa paso na hindi ko pa rin nagagawa hanggang ngayon. Ito naman. Ito, mas malaki-laki yung nabawas. Maganda yung tubo niya. Siguro, dahil na rin medyo maganda yung pwesto niya dito. Kumpara naman kasi dito na parang kulob. Kasi dalawang mulberry yung katabi niya. Ayun lang. So, wala naman masyadong problema. Ito yung dating halaman na pinutol ko. Pero dahil may ugat pa siya dyan, so tumutubo ulit siya. Ipuprune ko na lang ulit. Tatanggalin ulit natin. Yun lang. Ano pa ba? Ito, alam ko meron. Ito, hindi ko pa natitimplahan eh. Kasi kung mapapansin nyo, iba yung kulay ng tubig dito. Tsaka dito. Ito malinaw kasi napasingaw na tubig pa lang yan, wala pa yung nutrient solution. So, titimplahan din natin yan. Tapos dito, dito yung mga tubig na pinapasingaw ko. Yan, okay na to, pwede nang gamitin, ilipat to. Kasi pag naubos ko to, re-refill ko ulit, tapos titimplahan ko ulit. Tapos, yan, paulit-ulit lang din yung cycle. Pero sa ngayon, magdidilig mo rin tayo mga paso. Yan, ba to? Yan, mga paso. Yan, medyo tuyo na rin din sa gilid. Didiligan lang natin yan, mga 2 liters ng tubig. Tapos after 3 days ulit, didilig ulit tayo. So, all goods naman. See you next update. Bye-bye!